Hello guys, I'm Princess Vitug from Legal Management 1A. Hi, ako po si Daniela Vitug, 18 years old from Legal Management 1A. Hello, my name is Lancelot S. David from Psychology 2F. I'm 20 years old and... I'm Rika Elayo, Psychology 2F, 20 years old. Hello Honorians, I'm RG Pangilinan, 19 years old and I've been practicing self-love for 2 years now. Ako po si Justin Calas, I'm a simple guy who loves unconditionally. My name is Princess Kyla Rosario. I am a BSAIS student and I am 22 years old. I am Royal Ding Chi Munoz from BSN English 3C and I am proud member of LGBTQ community. Hi, I am Wendell Dinerciso. I am a graphic tech student under CIT and I am 19 years old. For me, love is a complicated situation. Hindi natin ma-define yung love pag wala siyang connection, pag hindi siya connected sa tao, hindi siya connected sa isang bagay. Parang nag-e-exist lang yung love, pero nandun lang siya, love lang. Love for me is like understanding yung kahit anong mangyari or ano. Unconditional shock. Like you don't need to beg. Ano? Ano ba? Yung aso ko, maroon. Yung aso ko si Summer. I define love po as ano, selfless act. Kasi kung love mo yung tao, mas ipa-priority mo siya, happiness niya, kaysa sa sarili mo. Kasi kung siya yung panganap mo, gagawin mo naman lahat para makuha siya. For me kasi love is ano, hindi siya like madi-describe in one word. Kasi marami siyang definitions sa isa sa amin. Siyempre, kung sa kanya, selfless act siya. Sa akin, ano naman, sacrifices siya kasi siyempre sa tagal na namin mag-aaway kami, gano'n. And maraming nare-risk na bagay-bagay, kunwari sa family namin or sa friends. And sa iba pa, kunwari sa time, gano'n, sa trabaho. Napag-uusapan naman namin siya, so parang kada decision na mag-stay kami, parang kailangan namin mag-sacrifice, gano'n. Love is not always about the chocolates, roses, or gifts. It's about the thought. It's about giving everything you have without expecting something in return. Love for me is not a feeling. It is not an emotion. It is a decision or a choice. Kasi paano mo masasabi na mahal mo yung tao kung feelings lang yung gumagana? Because feelings come and go. Pero kung ano man yung mangyari sa hinaharap, halimbawa, masabi mo ngayon na mahal mo siya, darating yung araw na mawawala yon kapag feelings lang yung pinapagana mo. Hindi katulad sa decision, magde-decide ka na mahalin mo yung tao eh. Mamahalin mo siya kahit na ano yung mangyari, kahit ano pa siya, kahit sino pa siya. Love is not just about yung love na nakukuha mo sa ibang tao, but yung love na naibibigay mo sa sarili mo. Kasi I do believe na yung love na yon na kaya mong ibigay sa sarili mo is yung love din na kaya mong ibigay sa tao sa paligid mo. Yung Unfamiliar by December Avenue. Pakinggan nyo guys. Unfamiliar by December Avenue. Kasi po, may isang lyrics po din yung ano, yung Can I Breathe the Air? The air that you are breathing to. Parang kami po kasi, may isa pa po kaming tropa, pero kaming dalawa po kasi, pareho-pareho po kami ng ugali. Similarities po, parang kung nasan po siya, nandun din po ako. Kung nasan ako, nandun din siya. For me naman po is yung ano, Daylight na ni Taylor Swift. Yung ano, yung... yung ano ba yung lyrics nun? Yung parang... Basta po, yung thought lang nun is parang in the midst of black and white, parang nakakita ka ng ano. Yung napili namin kanta is yung ano, I Don't Wanna Be Okay Without You by Charlie Berg. Kasi po, kantang yun, mas ano siya, mas tugma sa aming dalawa. Like, pag magkalayo kami, ganyan, hindi kami komportable pag ganun. Pero pag magkasama kami, pag magkalayo kami, like sa chat lang, madalas yung away pag ganun. Pero pag after na away na yun, magkasama na kami, like hug na lang, kado na lang, ganun. Mawawala na yung away, magiging okay na kami ulit. Leaves po by Ben and Ben. Kasi I believe na all will be alright in time. I'm not rushing love kasi. Kasi when you rush to be into a relationship, you'll end up getting hurt. So, if ngayon, i-continue ko lang na mag-enjoy ako sa buhay ko, make myself better, then darating at darating din yung taong para sa akin nang hindi ko ina-expect na binigay ni Lord na right time at the right moment. Probably the song Understand by Keshi. The song where the lyrics are, take you by the hand, you're the only one who understands.
Hanggang sa Huli by SB19. Nag-ano kasi ako doon sa meaning ng kanta na kahit wala na yung tao na minahal mo, patuloy mo siyang mamahalin kahit hindi na kayo, kahit hindi na kayo magkita. Patuloy at patuloy mo siyang mamahalin hanggang sa huli. This is a song from Little Mix titled Dear Lover. So it is a song about my lover still waiting for me and all I have to do is to be maghihintay lang ako and I hope someday I'll meet him soon. It was a song from Blackpink, which is Love Sick Girl. And the line goes, I didn't wanna be a princess, I'm priceless. A prince not even on my list. Love is a drug that I quit. So yun, kasi parang dati, parang kinahabol ko yung thought na bakit yung mga friends na nasa nakapaligid sa akin, they are already in a relationship, but parang napag-iiwanan ako, which is na-realize ko, hindi, kasi I have so much to offer. Pag meron akong kasama sa buhay, meron akong reason para maging successful in the future, ito yung pinaka-important na part sa akin kasi sa mga past relationships ko. Di ko nakita yung future ko sa kanila, pero sa kanya, mas nakita ko yung future kong malinaw. And na-inspire akong maging better araw-araw. I-adjust yung sarili ko araw-araw para sa kanya. Para sa akin na rin, naging better ako. Ano, parang same lang sa kanya kasi, di ba, tao na nasa tabi mo palagi. Parang hindi ka natatakot mag-take ng risk. And hindi ka natatakot lumabas sa comfort zone mo. Ganun. Kasi meron laging nakasupport sa'yo and meron ka palaging guide, ganun. Ayun. It feels amazing, to be honest. Ang dami nagtatanong sa akin ng friends ko na hindi daw ba ako nabubore kasi I'm not into a relationship. But having to have all the time in this world, having to do the things that I want, it made me grow eh. It made me realize na life is not always about being into a relationship, feeling love from other people eh. Kasi kahit saan ka naman mapunta, mafe-feel mo yung love eh. With your friends, family, relatives, and kahit hindi naman sa tao eh, sa mga bagay na ginagawa mo. And in order for us to love someone 100%, we must love ourselves first. Because every action that we do to ourselves reflects the actions that we can do to the people around us. It feels kind of sad as of now. Kasi yung taong mahal ko, hindi niya ma-reciprocate yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero that's life. Kasi we need to accept na hindi lahat ng tao ay mamahalin tayo. And hindi lahat ng tao mag-stay to the end. People come and go. We need to accept them. Masaya. Well, masaya. Ganun mas masaya. Kasi dumadating din sa point na nagtatanong ako na bakit parang walang dumadating. Ganon. Pero in the long run, na-realize ko na God is preparing me. He's molding me, he's fixing me. Tulad ng character ko. Kasi marami pang kailangan ayusin. Lalo na sa the way I think, ganun, the way I act, hindi pa ako ganun ka-ready to enter in a relationship. Kasi once na mag-enter ako sa relationship, dapat yung mindset ko nasa marriage na. Kasi yun yung goal ng isang relationship. It was, you know, happy. I mean, masaya. Kasi maging single, you know, you're not worrying to be cheated on, to be manipulated, or disrespected kasi you only have yourself. And whether you like it or not, at the end of the day, you will find someone that will love you. But for now, you have to enjoy it and embrace your single era. Because, you know, it's a definition of happiness. At first, it was hard kasi you came from a dark past, but it's so fulfilling na yung ibang tao, they want yun nga, yung love na nakukuha nila sa iba, pero ikaw, kaya mong ibigay sa sarili mo yun na hindi, without feeling guilty na siya, gumagastos siya para sa akin. Eh kasi ako, nagagastosan ko na yung sarili ko the way that I feel. Knowing, parang sa mga past relationship, parang nalaman ko na yung worth ko na hindi ko na kaya mag-settle for the bare minimum pa. Like, ito lang yung kaya ko. Parang kung magpropose ka sa akin, tapos matagal na kitang boyfriend, dapat kilala mo ako, dapat alam mo yung gusto ko. Hindi ako magsisettle for that. Kasi makakapagkape nga tayo ng di ba?
Tapos yung magpo-propose ka for ano, parang lifetime commitment. Tapos yun lang. Tulad din po ng sinabi niya, hindi ko rin po kaya mag-settle dun sa bare minimum na 299 engagement ring. Parang super low niya po for me. Pero mas mahal pa nga po yung makeup ko dyan eh. Nagka-debate din kami dun. Actually, nung ano yun, nung sumikat yun, bigay ko yung side ko, binigay yung side niya. Pero syempre, umagree ako sa kanya. Ano, hindi naman siya about sa price na $299. It's about kasi na parang walang effort na, parang naisip lang niya na mag-order, ganon, tapos ibibigay mo na. Syempre, kapag engagement siya, you would like take efforts, di ba? If you love someone, syempre, i-consider mo yung kung anong gusto niya. If gusto niya ba ng engagement na sobrang simple or sobrang grande. And if ano, if kaya ba ng budget niya, if kaya na bang bumuo ng family. Syempre, ano, pagka kasi ganon, syempre, parang na-illustrate kasi na $299 lang yung kayang ibigay. Di ba? Yun yung main issue. Pero sa amin kasi na girls, it's not about the price talaga. It's the effort na if gusto mo talagang maging kami in the future, if gusto niya talaga akong pakasalan, ganon, mag-e-effort siya para makuha yung gusto niya or makuha yung yes, ganon. Nagagaya ako sa kanya dun kasi, ano, tatama naman siya. Like, kung mahal mo talaga, bigyan mo ng effort. Kahit wala naman sa price yun, dun lang sa ano, value. Yung symbolism ng ring na yun. Kasi syempre, magiging asawa mo siya, dapat bigay mo na lahat. Isang beses na kikakasal sa isang lifetime nyo, ilabas nyo na lahat. Yes. For me kasi, ring is, ano eh, kahit naman 1 pesos ba yung ring, as long as yung thought na binigay sa'yo yun, na gusto ka makasama ng tao, it doesn't matter. Isipin mo, for example, 1 million yung engagement ring, binubugbog ka naman ng asawa. Di ba wala din siya? For me, for formality na lang po kasi yung engagement, yung pagpapakasal, may mga nagpapakasal and grande pero naghihiwalay din, di ba? It's about the yung affection, yung love na kayang ibigay sa'yo ng tao. I wouldn't really judge the situation of the two. Like, the situation of the girl, like, she's searching for something, something more. Hindi ko po siya invalidate yung feelings na po. Kasi, all feelings are valid. We need to normalize them, that din. And sa boy po, sa guy, sa man, maybe may something siya na pinaghahandaan. Madami na kasi akong narinig, marami na akong napanood about dyan. Pero kung 299 pesos rin yung ibibigay sa akin, feeling ko hindi ko siya manonotice kung 299 pesos siya. Tapos, hindi din naman ako mag-a-ask kung magkano to, ganito, ganyan. And as long as na sure ako dun sa tao, kahit magkano pa yan, tatanggapin ko. Kasi naniniwala ako na wala doon sa sing-sing yung pagmamahal ng tao, kundi dun sa kung paano ko siya makakasama as my lifetime partner. Actually, I was expecting that question because it's really went viral weeks ago. Well, for me, as long as you love that person na binigay mo yung $299 engagement ring, it's about the thought, you know? Hindi mo naiisipin yung, ano, yung price, if it is expensive or cheap. As long as binigay mo yun wholeheartedly with love, I think that's enough reason para tanggapin mo yun. At least nag-effort yung partner mo. And iba-iba naman tayo, you may be materialistic or what. Pero for me, enough na yun. $299 engagement ring's not that too bad. Especially if you love one another. Upon reading sa social media platforms, yung mga comments nila, it was, kumbaga, 50-50 opinion talaga. And kung ako yung tatanungin, it depends doon sa sitwasyon namin ng partner ko. Kung alam ko naman yung story behind that $299 ring, siguro maiintindihan ko. Pero naiintindihan ko rin yung opinion ng iba na nagda-doubt sila kung yun lang ba yung worth nila. Which is, kumbaga, valid naman. Yung Valentine's ko po ngayon, like today, with friends lang kasi parang ayoko na siya i-celebrate with someone na hindi ako sure. Dapat ano lang, parang very sure na ako para i-celebrate yung day na ano, special. Same lang din po, with friends ko tsaka dun sa jowa ko. Kasama po sila sa date namin eh. This Valentine's Day,
Nag-look forward ako right now, mamaya, sa picnic date namin kasi syempre we value quality time and she value nature. So, bibigyan natin yung gusto niya. Syempre gusto ko din naman. So, I look forward to it, yung date namin. Ganun din sa akin. ako naman po kasi, dati expect ko Valentine's, di ba? May ka-date na ibang tao. Pero ngayon, like what I said earlier, mas gusto kong i-spend yung Valentine's ko with my family. Sabi nila pag mag-isa ka, nakakalungkot daw. Pero hindi totoo yun kasi I've got my family, I've got friends. I think that is the real meaning of Valentine's. It's about appreciating different types and kinds of love na na-experience natin sa buhay natin. I'm really expecting na mahalin ko pa yung self ko instead of others. Like, appreciate ko yung sarili ko and yung mga things na kaya ko. And hindi ko i-compare yung sarili ko sa iba. Ay dahil alam kong may kaya ako na hindi nila kaya at may kaya sila na hindi ko kaya. Makatanggap ng flowers. Ang ano yun, pero yun yung nilolook forward ko kasi hindi pa ako nakatanggap ng flowers from others, gano'n. Kahit nasabihin ko na hindi ko gusto gano'n yung parang. Pero deep inside, meron akong ano na gusto ko pa rin. Gusto maranasan. For this year's Valentine's, just like from the past years, I am celebrating it with my friends, family, and loved ones. You know what? Valentine's is not about couples or, couples. It's also about your friends, families. As long as you love them and you show the love that they deserve, I think that's enough. And also, as long as you love yourself, you will not ask for anything. And because, you know, at the end of the day, darating din yung hinihintay mo. Maybe tomorrow, maybe next year, you will find that kind of love. Kagaya ng mga nakaraang Valentine's na I want to spend this day with myself and with the people who love me and yun nga, yung mga friends ko and family ko. And I want to enjoy this event sa Dabsu na with them. So, for me, yung ma-advise ko is maging open-minded kayo and sensitive towards each other. Kasi hindi tayo para-pareho ng sensitivity level eh. At saka, i-explain nyo rin sa mga friends nyo, alimbawa may ano kayo, ghosting. Naiintindihan namin yung ghosting piece ng each other, pero mas maganda rin yung ini-explain natin kung bakit natin sila gino-ghost. Yung bakit hindi tayo nagpaparamdam. Kasi meron din times na magkakaroon sila ng breakdown. Kung nandun sila sa atin dun sa breakdown natin, dapat tayo rin. Kahit nasa ghosting phase pa tayo. Same thought lang po sa sinabi niya. Parang ano, you need to explain to your friends yung mga ano needs and ano nyo sa friendship. Kasi pag naipon yung tampo, parang yun na yung ano eh, parang lalalim na siya. Tapos parang dun na, parang magkaka-barrier na sa friendship niyo. Napansin ko lang kasi most problem ng mga kajowa ganun, parang hindi naglalak sila sa communication pagka may away, ganyan. If hindi mo kinomunicate yung gusto mo, di ba? Paano niya malalaman kung paano aayusin yung problem niyo? For example, yun nga, nagka-problem kayo. Tapos, if gusto niyo mag-stay talaga, communicate with it, no? Hindi yung parang bahala na ganun, if ayaw niya, edi ayaw ko rin, ganun. Siyempre, hindi naman pride dapat yung umiiral. Dapat it's the communication pa rin. I advise sa mga right now, lalo na sa Valentine's Day, yung mga walang mabigay sa kanilang jowa, like, hindi nila afford yung flower. I've experienced that one time na sa resto kami, di ko afford yung pagkain. Siyempre, nakakasad din sa akin yun. Pero like, somehow bumawi kayo, letters lang or paper flowers, make efforts para din niya ma-feel na na di mo siya love. Ganun. To be honest, hindi siya naging madali. It took me years para mapunta ako sa position na to. Nag-beg din naman ako sa pagmamahal eh. Naghabol din ako. Pero I realized, ako lang yung nagbibigay ng special dun sa tao eh. So kung kaya kong gawing special ng tao, ba't di ko kayang gawing special yung sarili ko, di ba? It's all about appreciating yourself. Ang dami kasing tao na parang binibigyan ng halaga yung iba, pero yung sarili na hindi nila mabigyan ng halaga. Probably may advice for them is, always take the risk when you can take the risk. Because when the chances come and magsisi ka in the end, wala na. Wala ka na magagawa. Ang ma-advise ko lang ay, ang tunay na pag-ibig, kayang maghintay. Ang tunay na pag-ibig, kayang magpatawad. Ang pagmamahal ay kalakip na rin ang pagpapatawad. Take it as a friendly advice. Not all risks are worth taking. Sometimes you have to wait
you have to at least think of yourself. Hindi lahat dapat sige lang ng sige, pinapasukan mo. Yung para bang may jowa na lahat, kailangan ko na. Ng, you have to think of yourself, you know your worth. Love can wait. And hindi lahat basta pinapasukan nyo. Kasi isang bagay na nagko-cause parang heartache sa'yo kasi pasok ka ng pasok. Sometimes in life, you have to think of yourself. Deserve ko ba to? Kailangan ko bang gawin to? Love can wait. And kumbaga, you have to focus on your goal kasi in the first place, kaya ka nandito para sa goal na yun and hindi naman para sa partner na. If you focus on your goal, without getting distracted ng sa ibang tao, I'm sure you'll get through that goal and you will enjoy the fruit of that labor.